Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga, brother. Meron ko sa iyo ang kukwento tungkol kay St. John Baptist de la Salle. Alam niyo, si St. La Salle, isa siyang mabuting Kristiyano. At tuwing Lent, siya ay may ginagawang tatlong practice. Mahulaan niyo ba kung ano yung tatlong ito? Tama! Una, siya ay nagpa-fasting. Ano ibig sabihin pag nagpa-fast? Very good. So, nagsasakripisyo siya at hindi siya masyadong kumakain. Yan ang una niyang ginagawa bilang mabuting Kristiyano. Ano kaya yung pangalawa? Very good! Siya ay laging nagdadasal. So, pupunta siya sa simbahan, nagmimisa siya, nangungumpisal, nagdadasal ng rosaryo. At, ano ang kanyang pangatlong ginagawa tuwing Lent? Kasama na yun sa dasal. Good try. Meron pa kaya? Siya ay tumutulong sa kapwa. Ang tawag sa English ay almsgiving. So, ang tatlong ginagawa ni St. John Baptist de la Salle tuwing Lent at tuwing ibang oras ng taon, siya ay nagdadasal, nagsasakripisyo or fasting, at tumutulong sa kapwa. May mga tanong ba kayo? Opo. Sige. Kailan mo naisip maging brother? Alam mo, Nicolo, naisip ko maging brother nung grade 4 pa ako. Kasi doon ako unang nakakilala ng mga brother nung nag-aaral pa ako. Anong grade ka na? 4 po. Oh, pareho tayo. Baka gusto mo rin mag-brother. Siguro nga po eh. Oh, sana mag-brother ka pag dadasal natin yun. Thank you po. Kaya mo naisipan... Paano ka na-inspire sa istorya ni St. John Baptist de la Salle? Ah, alam mo, Mark, naalala ko kasi si St. John Baptist de la Salle. Nung may problema siya, o di kaya naman ay may mga kaaway siya, lagi siyang nagdadasal. Binanggit ko kanina, di ba? Isa sa mga ginagawa tuwing Lent, ng mabuting Kristiyano ay nagdadasal. So, si St. La Salle, pag may problema, o nahihirapan siya sa buhay, siya ay nagdadasal. Kaya, na-inspire ko kanya, kasi lagi siyang nagdadasal. Ano po ang sakripisyong ginagawa niya tuwing Lent? Tuwing Lent, RV, kasi nahilig ako sa mag-online for social media. So, pag Lent, binabawasan ko ang pag-o-online ko sa Facebook, sa Twitter, tsaka sa Instagram. Para sa akin, sakripisyo na yun. Ikaw nga, anong sakripisyo ang ginagawa mo? Peras lang po tayo, brother. Iniiwasan ko po maglaro ng games at pagsosocial media. Ayos. Ano po ang mga tradisyon ng mga brothers tuwing Lent? Angelo, tuwing Lent, katulad nung panahon ni St. La Salle at ng mga naunang brother, ginagawa namin yung tatlong nabanggit na natin. Pagdadasal, pagsasakripisyo, at pagtulong sa kapwa. At isang malaking tradisyon ng mga brothers sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng retreat. Tuwing Holy Week, magkakasama kami lahat sa isang lugar at sa isang linggo ay nagdadasal kami magkakasama at nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay na importante sa Diyos. So, yun ang isang importanteng tradisyon ginagawa ng mga brothers. Brother, paano ka tumutulong sa kapwa? Tumutulong ako sa kapwa ngayon, Len, na minsan kahit pagod na ako sa pagtuturo, pag may mga estudyanteng gustong magkonsulta tungkol sa subject or magkonsulta tungkol sa personal nilang problema, sinisiguro ko na papakinggan ko sila
at magbibigay ako ng oras sa kanila kahit pagod na ako. So siguro, yun na yung aking pinakapagtulong sa kanila. Welcome. Matanong ko nga kayo, RV. Paano ko tumutulong tuwing Lent? Nagbibigay po ako ng mga gamit na hindi na kailangan. Ah, yung mga pinaglumaan mo ng gamit. Very good. Sige, mabibigay tayo ng pagkain mamaya sa may hirap. Ikaw, Yaj, paano ko tumutulong? Give ko mahal. Okay, so nagbibigay ka ng pagmamahal mo. At, Angelo? Nagdodonate ng mga school supplies para sa walang gamit para sa paray. Very good. Minsan, kailangan talaga nila yan. Mabait na naman. Very good. O, may pang iba pa ba kayong tanong? Brother, ano pong ibig sabihin mo? Ang Lent ay 40 days na paghahanda para sa Holy Week at sa Easter. Ito ang panahon para magsakripisyo, magdasal, at tumulong sa kapwa para sa mga Kristiyano. Kailan ikaw nag-start ng isang brother? Nag-brother ako pagka-graduate ko sa college. 2005. So, ilang taon na yun? 10 years ago. So, 10 years ago, pagka-graduate ko ng college, pumasok na ako sa Brothers. Paano ipinagmamalaki mo ang pagiging lasalian mo, brother? Siguro, Angelo, ang pagiging lasal brother ko, pinagmamalaki sa pamamagitan ng una, pagiging tunay na Kristiyano. Yun yung pinag-usapan natin kanina, ang tunay na Kristiyano ay nagdadasal lagi. Tapos, sa palagay ko, bilang Pilipino na lasal brother, ang lasal brother ay isa ring tapat na Pilipino. So, ako'y laging nakikinig sa balita, lagi ako may malasakit sa nangyayari sa bansa natin. Kasi ang lasal brother na Pilipino ay isang tunay na Kristiyano at tapat na Pilipino. So, mga bata, ang kwento ko tungkol kay Saint Lasal ay siya ay isang tunay na Kristiyano. Kasi tuwing Lent, siya ay palaging nagdadasal. Kaya tatandaan natin, tayo din dapat laging nagdadasal. So, pupunta tayo sa chapel, magko-confession tayo, magsisimba tayo. Yun ang unang ginagawa pag Lent. Pangalawa, si Saint Lasal, siya rin ay tumutulong sa kapwa. So, kanina, nagbigay tayong tinapay at bibigay natin yan sa mga nagugutom. At siguro, may mga iba pa tayong paraan para tumulong din sa kapwa. Pagbigay ng school supplies, pagbibigay ng pagmamahal. At last, ang ginagawa rin ni Saint Lasal tuwing Lent ay ang pagsakripisyo. Kanina, pinag-usapan namin ni RV, sakripisyo namin, hindi kami masyadong mag-online at maglalaro ng computer games. So siguro, meron din tayong mga sariling pwede natin gawin para sakripisyo. Tulad ng hindi pag-aaway ng mga kaklase natin, pag-iiwas ng teasing. So, yun yung kwento ko sa inyo ngayon tungkol kay Saint Lasal. Isa siyang tunay na Kristiyano, siya ay nagdadasal, siya ay nagsasakripisyo, at siya ay tumutulong sa kapwa niya. Gusto niyo ba yung kwento? Opo. Ako si Brother Sophie at ito ang aking kwento.